Para mapatunayan ni Rayo na wala siyang kasalanan, pinasok nilang dalawa ni Ken ang hideout ng Ashura. Magkasama nilang ginamit ang nalalaman nila sa pakikipaglaban para buwagin ang Ashura. Tamang-tama naman ang pagdating ni Doray at ng mga kasamahan niya. Dahil nahuli na rin nila sa wakas ang sindikato. Ang pagdalaw ng halimaw, ang pangaral ng banal na monghe sa dalawang mandirigma. Parating na mga halimaw. Magkasamang tumawid ng dagat ang dalawang halimaw para lang pumunta dito sa atin. Ito pala ang India. Oo. Hoy Ken, ano sa palagay mo? Ano kayong tsura ng dalsim na yon? Ha? Okay, ano ba ginagawa mo? Mukhang naliligaw yata tayo. Ang akala ko, nandito yung pier. Ken, huwag kang magbiro. Doon pa naman pupunta yung sasakyan natin pabuntang bayan. Isipin mo nga kung saan yun, ha? Rayo, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Isipin mo kung saan yun! Tingin mo ba dito yun sa lugar na to? Tumahimik ka na lang. Baka dito yun. Ligo, dali! Dito tayo! Dali! 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 Bata! Sandali lang, ha? Ayan, malinis na ang mukha mo. Tara na. Nakikita ko sila. Nakikita ko ang itsura nilang dalawa. Gibayin na natin! Wala naman silang magagawa kahit anong gawin natin! Sinabihan na namin kayo umalis sa lugar na ito! Dr. Ana! Lumabas ka dyan! Kung hindi, gigibayin namin ito ospital ninyo! Gibayin na! Wala ka naman palang pakialam eh! Sige, gigibayin na yan! Doktora, mabuti naman lumabas ka na! Bakit ba? Wala ba talaga kayong magawa? Ano bang gusto niyong gawin sa ospital ko? Alam niyo, Doktora, hindi na kailangan ng ospital sa ganito klaseng lugar. Kaya gigibay na lang namin. Napakasama niyo talaga. Umalis na kayo. Doktora, lilinisan lang naman namin ang lugar na ito. Tatanggalin namin yung mga basura. Kaya wala kaming dapat sayangin na oras. Ang sama-sama mo! Kung ako ikaw, ititigil ko na lang ang ginagawa kong ito at babalik na lang ako sa Amerika. Hindi na babagay ang magandang katulad mo sa lugar na ito. Huwag mo akong pakialaman. Saka wala akong balak umalis sa lugar na to. Kung ayaw mo umalis, edi kami na lang magpapaalis sa'yo. Sige, sirahin niyo na! Hindi! Huwag, tama na! Itigil niyo yan! Tumigil na yan! Tumigil na kayo! Hindi tama ang ginagawa niyong yan! Hindi niyo ba alam na napakaraming buhay ang sinasagip ng ospital na ito? Ikaw tumigil! Alam mo, tanda, wala kami pakialam kahit anong mangyari sa'yo. Naintindihan mo? Alis na! Huwag niyo sasaktan ang pasyente ko! Magbabayad kayo kapag ginawa niyo yun! Tumigil ka na dyan, Doktora! Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo namang sirain ang ospital na ito. Ano ba? Sinabi na umalis kayo dyan! Dalawa nga ang halimaw. Hoy! Sino yan? Sino ka man ba kaya labero ka? Mansa ka! Sabihin niyo, Master Dalsim, pupunta ba dito yung dalawang halimaw na yon para manggulo sa tahimik na lugar natin? Magbabayad kayo! Nararamdaman kong hindi sila masamang tao. Pasensya na, ang gulo dito sa loob. Ayos lang yun, Doktora. Naku, Ken, baka mabagsakan tayo dito. Uy, Rayo. Ma? Wala yun, tama naman siya. Giba-giba tong ospital namin. Buti na lang, may kape kami dito. Salamat nga pala sa tulong nyo. Maliit na bagay lang yun. Gusto ko lang sanang itanong. Oh?
Doktora, sino ho ba yung mga lalaking yun na pumunta dito kanina? Hmm? Ah, yung mga yun, huwag nyo silang alalahanin. Wala lang silang magawa. Masasamang tao sila. Huwag nyo pansinin ang mga yun. Doktora! Doktora Hana! Doktora! 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 Doktora Hana! Masakit ho ba ang dibdib niyo? Pasensya na, naubusan tayo ng gamot. Di bali bukas bibili ako. Naaawa talaga ako sa kanila. Napakaraming tao ang may sakit sa lugar na to. Mahirap po ang trabaho niya. Siguro nga. Paano kasi? Kung hindi ko sila tutulungan, sino naman ang tutulong sa kanila? Bilibo ako sa ginagawa niyo, doktora. Ang pinagtataka ko lang, bakit ginugulo kayo ng mga lalaking yun? Nandito lang naman kayo para tumulong. Anong mapapalaan nila pag napalis nila kayo? Paano kasi pinagkakalat ng may-ari ng lupa na balak niyang patayuan ng pabrika ang lugar na to? At gusto niyang patayuan ng building ang kinalalagyan ng ospital. Dahil lang doon, nagawa ng mga yun ang manggulot sirain ang ospital? Ayos lang yun. Siguradong hindi na babalik ang mga yun dahil sa ginawa niyo. Alam niyo, sa tingin ko, iniisip ng mga yun na meron na akong bodyguard. Pero sigurado, babalik ang mga yun, doktora. Bumalik sila kung gusto nila. Matagal na rin ako dito. 2 taon na akong tumutulong at namamahala ng ospital na yan. Alam kong hindi ko kakayanin gawin lahat, pero pinangako kong tutulungan ko ang mahihirap na mga taong to. Lalaban ako at gagawin ko ang lahat para hindi nila ako mapaalis sa lugar na to. Bilib na ako sa inyo, doktora. Napakatapang niyo talaga. Nagkakamali ka. Hindi ako matapang. Dahil sa mga tao dito, kaya nagagawa ko ang lahat ng to. Hindi, doktora. Matapang ka. Hindi matapang ang tawag doon. Matigas ang ulo. Doktora, ako na hong bahala. Simula ngayon, hindi na kayo uli guguluhin ng mga lalaking yon. Ha? Oo nga pala, hindi ko pa naitatanong sa inyo. Ano bang ginagawa niyo sa lugar na ito? Naligaw ho kasi kaming dalawa. Meron ho kaming hinahanap na ilog. Yung ilog? Malapit lang yung dito. Gusto niyo ba, samahan ko na lang kayo? Talaga, doktora? Hoy! Ken! Hello. Ako to, si Ken Masters. Nandiyan ba ang daddy ko? Ito ang tinatawag na ilog ng Ganges. Maraming salamat ho, doktora. Sige, mag-iingat sana kayong dalawa, ha? Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyong pagtulong sa mga taga dito. Mabuti yun. Oo. Tsaka ingatan niyo po ang sarili niyo. Ayos lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Anong akala niyo sa akin, maliit na bata? Hindi. Alam namin kayang-kaya niyong gawin ng lahat. Dahil isa kayong matapang na babae. Tama yung sinabi mo. Ibang klaseng babae talaga si Doktora Hana. Oo, kasi bawat isang tao may kanya-kanyang lakas. Teka, maalala ko nga pala, Ken. Sino ba yung tinawagan mo kanina? Ginawa ko lang naman kung anong pwede kong gawin para kay Doktora at sa mga taga dito. Ha? Huh? Sila na naman. Hindi na sila nadala, ah. Kayo na naman? Bakit nandito na naman kayo? Hindi na kayo nadala? Talaga bang hindi kayo titigil sa panggugulo sa lugar na ito? Magandang araw sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ho si Dr. Hana. Representative nga ho pala kami ng Masters Corporation dito sa India. Nalaman namin na balak nyo pala magpatayo ng ospital para sa mahihirap sa lugar na ito. Kami nang bahala sa lahat ng gagastusin dito. Pero kailangan munang bilhin ng Masters Corporation ang lupang ito bago mapatayuan ng ospital para sa mga mahihirap. Kung may tanong kayo, pwede niyong tawagan ng main branch namin. Salamat. Ano? Totoo yun? Hindi na natin ito pwedeng gamitin papunta ron. Hanggang dito na lang to. Oo, sige. Nandito lang si Dalsim sa paligid ng gubat na to. Malalaman na rin natin ang tungkol sa Hado.
Oo, tama ka dyan. Alam mo, sa palagay ko, nasa bandang unahan lang ng ilog na tong bayan ng Ahichatra. Tama. At doon natin makikita ang monghe na si Dalsim. Pwede magtanong? Bata, nasa na ba yung bayan ng Ahichatra? Ah, kung ganun, dyan na yun, oh. Ito ba yun? Nandun si Master Dalsim sa taas nito. Ha? Bata, paano mo na lamang pumunta kami dito para makita si Dalsim? Tara na. Kung darating kayong dalawa dito sa lugar namin. Talaga? Pero paano nyo nalaman ang tungkol doon? Yun ang sinasabi sa pahina ng Agastya. Pahina ng Agastya? 10,000 taon na nakakaraan, may nabuhay na isang banal na tao na nagngangalang Agastya. Isinulat niya ang magiging kapalaran ng sandibutan sa hinaharap. Kung ganun pala, alam nyo na kung bakit kami nagpunta dito ng kasama ko. Dahil sahado. Ha? Umuwi na kayo sa inyo. Umalis na kayo rito dahil hindi ko kayo tuturuan ng hado. Teka lang, bakit ho ba? 10 taon na nakalipas, may isang halimo na nagpunta rito at sinasabi niyang isa siyang kampiyon ng Muay Thai. Si Sagat? Ang isang halimo na nagtataglay ng mapusok na puso ay hindi karapat dapat matuto ng hado. Bakit ganun? Pambihira, bakit niyo naman kami tinatawag na halimaw? Dahil kayo ang tipong pag nakita yung mapapanalunan, aatake agad. Walang ibang inisip kundi talunin ang kalaban. Kaya masasabi kong estilo ng halimaw ang ginagawa niyong pakikipaglaban. Nagpunta ako rito sa inyo para matutunan ng hado. Kaya sige, hindi ako alis dito. Hanggat hindi niyo sinasabing tuturuan niyo ako. Ako rin. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Paano niya ginawa yun? Ang bilis siyang bumaba! Rayo, sa palagay ko, mukhang matatagal lang tayong mapapayag siya na turuan tayo ng hado. Dalsim! Maghihintay ako hanggang pumayag ka! Akin? Hmm? Sa tingin mo, halimaw nga tayo. Rayo, alam mo, yun din ang iniisip ko ngayon. Sabi niya kanina, ang isang halimaw na may mapusok na puso ay hindi karapat-dapat matuto ng hado. Ay, busog na talaga ako. Hindi ko na kaya. Sino ba kasi may sabing ubusin mong lahat yan? Ang sarap eh. Huh? Eto. Good morning. Salamat nga pala. Kasi naisip ko baka nagugutom na kayo kaya dinala ko to. Para sa amin to? Maraming salamat. Alam mo, gutom na nga kami. Di ba? Oo. Salamat ah. Ang sarap siguro niyan. Kumain na kayo! Sige, kumapit lang kayo mabuti! Hindi tayo alis sa lugar na to hanggang hindi nagbabagong isip ni Dalsim. Oo nga, tama ka.
kinakaibigan nila ang mga naninirahan dito. Meron akong gustong ipakita sa inyong dalawa. Tara, sumama kayo sa akin. Ano yan? Makinig kayong dalawa sa akin. Meron kaming batas sa bayan na to na nakaugalian ng sundin ng mga taong bayan at hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Tandaan nyo, kahit na anong mangyari, huwag na huwag kayong papasok sa loob ng kuweba na yan. Bakit naman? Dahil may nakatagong kayamanan sa loob ng kuweba at hindi to pwedeng makita nino man. Ganun ba? Wala na magtatangkang kumuha ng kayamanan kasi tumagal na nga yan ng ganyang katagal. Walang pumapasok na taga rito sa loob ng kuwebang yan dahil alam nila ang dahilan. Alam ng lahat na may naninirahang halimaw sa loob niyan. May halimaw? Oo, tama. Kahit na anong mangyari, huwag kayong papasok dyan. Tara na, bumalik na tayo ron. May kayamanan dyan? Kung wala yung kinalaman sa hado, hindi ako interesado dyan. Tama ka. Ninyo, napakaluma na nga ng kuweba na to. Sigurado, ito na yung sinasabi nilang kuweba na may kayamanan sa loob. Tara, kunin na natin doon sa loob yung kayamanan. Pero hindi nyo ba narinig? Ang sinasabi raw ng monghe sa lugar na to, meron daw nagpuprotekta sa kayamanan. Ha, huwag mo nga intindihin na sinasabi ng mongheng yon. Dali na, pumasok na kayo sa loob. Okay, tara na. Pero boss, hindi ba ang sabi meron daw nakatirang halimaw sa loob ng kuwebang yon? Ano ka ba? Nagpapaniwala ka sa istoryang yon? Gawa-gawa lang yun ang taga rito para walang kumuha ng kayamanan! Anong klaseng treasure hunter ka? Para yun lang natatakot ka na kagad? Pasok na! Sige na! Saan na kaya ang Dark? Oh, ayun! Sandali na! Ano ba nangyari, pambihira? Mag-ingat ka naman! Yung kayamanan! Ano meron dyan? Oo, oh, ito na nga. Ang ganda. Hindi ko sila bibigyan. Sa akin lang ang kayamanan na to. Sa akin lang to! May mga baliw na halimaw na pumasok sa kuweba. Ay, halimaw! Papatayin ko siya! Sandali! Ano ba nangyari? Hindi ako papahid na patayin mo ako! Isa kang halimaw! Ako to! Ano nangyayari sa'yo? Yung halimaw! Sigurado ako sinalaki siya ng halimaw! Hindi totoo yun. Sigurado. May bitag dun sa loob. Kunin mo yan. Pupunta tayo sa bayan. Gigisingin natin ang mga taga ron. Pagkatapos, dadalhin natin sila sa kuwebang ito! Ang mga halimaw, puno sila ng kasakiman.